sa ating unang awitin. Wala po tayong pianist. Piani. Wala mo po. Para po sa ating unang awitin, awitin po natin ang My Hope is Built on Nothing Less. Sa hymn number 349. Para po sa ating susunod na awit, awitin po natin ng "'Tis So Sweet to Trust in Jesus" sa hymn number 351. Upon his breath.
po sa ating opening song, awitin po natin ang I Know That My Savior Loves Me. Tayo po ay lahat tumayo. Tayo po'y lumod para po sa ating panalangin. Dakila namin Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan ngayong gabi na kami po'y inyong iningatan at ginabagayan. Pagpunta po dito po sa bahay-sambahan. Maraming salamat din po na kami po'y inyong inipuntipon upang po magpuri at magsamba po sa inyo. Gabayan niyo po kami ngayong gabi. Lalo na po mga si Caleb po sa kanya po pag-sermon po. Ingatan niya po siya, bigyan niya po siya ng knowledge and wisdom. Lord, sana po may sa puso at may sa isip po namin na matututunan po namin ngayong gabi. Gabayan niya po ang mga kapatiran, papunta pa lamang po dito. At patawarin niya po kami sa po nagawang kasalanan at po ang healing sa matapis pangal na Jesus. Amen. Pagpalang gabi sa inyong lahat. Muli, papurihan natin ang Panginoon sapagkat mayroon na naman po tayong pagkakataon na kung saan ay siya ay ating makakasama at mapapapurihan. Mga kapatid, ito pong gabing ito ay pang-apat na po natin. Ang una po nating gabi ay atin pong pinag-aralan. Ang before Abraham was, I am. Ang second night is I am the bread of life, at kagabi po, I am the good shepherd. At ngayon po, ang pag-aaralan po natin, ang dadalhing mensahe ng ating kapatid, ay tungkol sa ating Panginoon, that He testified Himself that He is the resurrection and the life. Magandang gabi po muli sa inyo. At maaari po ba nating batiin ang ating mga katabi na maligaya at mapagpalang gabi sa iyo at natutuwa ko at narito kang muli. Ipakita po natin ang ating mga magaganda, mga gwapong mga ngiti at iabutan po natin sila ng ating mapagpala kamay.
Amen. Pinungunahan po tayo ng ating song leaders, ni Sister Aliyah Manlolo and Company. At sinundan po tayo ng ating opening prayer ni Sister Linil Okang. At ang inyong lingkod po, Brother Jeff Dibaras. At after ko po ay makarinig po tayo ng awitin na iahandog ng ating kapatid na si Sister Alin Manlolo. At pagkatapos niya po ay makarinig na po tayo ng mensahe ng Panginoon para sa ating ngayong gabi na kung saan ay inaanyayahan po ang lahat na buksan po ang ating mga puso at isipan at maglaan ng oras at kung ano man po ang mga bagay na kung saan ay makakasagabal sa ating pakikinig, atin po itong iwaksi o atin po itong stop. Okay? So tayo pong muli ay lilipad. So i-flight mode po natin ang ating mga cellphones para ito po ay hindi po makadistract sa atin. Pagpalain po tayo ngayong gabi. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Ayan. So nasa pang-apat na po tayo na sa ating series kung saan tinatawag po nating I Am. Jesus answers to life's deepest questions. At ngayon po ating po pag-aaralan, pagkatapos po ng apat natin pag-aaral, apat na series, kung hindi ko nagkakamali, ay meron po tayo pag-aaralan ngayon
na sa tingin ko yung isa sa mga pinaka-question or pinaka-main question ng sanlibutan ngayon. Marami po nagtatanong sa atin, ano ba ito? Ano ba tong title nito? Ang ating pong title ngayong gabi ay I am the resurrection and the life. Ito po yung message natin ngayon na kung saan tumutukoy si Kristo bilang siya ang muling pagkabuhay at siya mismo ang buhay natin. Ngunit bago po tayo nagsimula ay nagkapasalamat po tayo sa ating mga kaibigan na dumating po at dumalo sa ating ngayong gabi. At bago po tayo magsimula at upang buksan ang ating mga Biblia na dala po natin ngayong gabi, na po tayo, inimbitahan ko pong bawat isa na lumuhod sa isang panalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buhay at lakas na bigyan niyo po sa amin. Nagpapasalamat kami na kayo po ang Diyos kung saan kayo, sa inyo po nang dumadaloy at nanggagaling ang aming buhay at lakas na ginagamit po namin araw-araw. Tunay po, Panginoon, na sa araw-araw, your grace is sufficient for us. Na kayo po yung nagbibigay ng daily strength, daily energy, at nawa po ngayong gabi, nawa po magamit po namin ang aming time, energy sa pakikinig at pag-aaral ng inyong salita. Nawa po makita po namin si Kristo sa aming pag-aaralan at siya'y ma-lift up sa krus na nagdusa at namatay para sa amin. Nawa po ilayon po niyo po ang bawat distraction sa amin, nawa po ang aming mga pagkukwentuhan, ang aming mga cellphones, sa iba't ibang distraction, ay nawa po ilayon niyo po sa inyong banal na presensya. Sapagkat sa inyong presensya ay may kabanalan. At sa inyong presensya may buhay. Ito lang po yung kadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang ating pag-aaralan ngayong gabi ay I am the resurrection and the life. Ngayong araw po ako po pumasok sa school at sapagkat meron po na po kaming classes sa Tagaytay City Science National High School. Nung umaga po ay ito pong araw na ito ay pinaghahandaan ko sapagkat ito po isang birthday ng aking pinakamalapit na kaibigan. Siguro ilan sa inyo dito ay kilala siya sapagkat dinala ko na po siya din minsan ang aking kaibigan na si Miguel. Ito po yung birthday niya po ngayong araw at kaya maya-maya kami po nag-celebrate, kami po yung nagsaya, binati po namin siya. At nung pag-uwi niya po kanina sa bahay at habang pinaprepare ko po ang sermon kaninang hapon, biglang nag-message siya sa akin, "Friend, bakit? Bakit ano meron?" Bigla sabi niya, "Kailangan kong prayers mo. Ano nangyari?" At sinabi niya na yung lolo niya na stroke last 2 weeks ago diyo nagkakamali ay ito yung namayapa na at namatay ngayong hapong ito. At doon ang napatanong, hindi po kaya minsan sa ating buhay bakit may kamatayan? Maraming nagtatanong at maraming nagdurusa sa topic ng kamatayan, di po ba? Maraming nagdurusa sa sakit na mawalan ng mahal sa buhay. Maraming natatakot sa future. Maraming natatakot na harapin ang kinabukasan dahil lamang sa kamatayan sapagkat hindi nila alam kung sila ba ay buhay o patay bukas. Sapagkat life is short, let's live it up for the fullest, sabi nila. Ngunit paano nila mabubuhay ang kanilang sarili kung hindi nila alam kung buhay pa sila kinabukasan? Dahil marami sa kanila ang may sakit, marami sa kanila nasa panganib at marami sa kanila ang nag-worry kung sila ba ay isosustain ng Panginoon. At maraming nagtatanong, ang iskaramihan sa mga tanong ng bawat isa sa atin, ano bang mangyayari at ano ang meron pagkatapos natin mamatay. At ngayon lahat ng ating sakit, lahat ng ating katanungan ay masasagot sa ating topic na I am the resurrection and the life. Ngayon pong gabi ay bubuksan po natin ating Biblia sa isang kwento. Tayo po iikot lamang sa isang kwento kung saan ito po yung nakasulat at nakatala sa John 11. Marami po sa ating mga nag-aaral ng Biblia ay pamilyar sa kwentong ito. Ito po yung kwento ni Lazarus, Martha at ni Maria at ni Jesus. Kung saan dito po natin makikita ang isang dagok, isang malaking problema na nagpayanig ng pananampalataya at nag-test sa katapatan ng kanyang mga katagasunod. Kung makikita po natin dito, si Lazarus po ay isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ni Jesus. Isa po siya sa mga pinakamamahal niyang kaibigan na tinuring niya bilang kanyang kapatid. At si Maria at si Martha po ay siya rin niyang malapit na kaibigan. At naalala po natin yung kwento kung saan dumarating si Jesus at bumibisita kay na Martha at kay Mary kung saan doon siya nagbibigay ng mga katotohanan na hindi niya sinasabi sa public. Hindi na niya kailangang mag-speak ng parables, kundi kung ano yung plain na katotohanan. At marami silang natututunan at si Maria po ay minsan ay umuupo sa kanyang harapan at si Martha ay
busy-busy. Alam po natin ang kwentong yun. At dahil doon sa kanilang pag-spend ng time na magkakasama, sila po'y nagkalapit, nagkaayos ang kanilang mga landas at sila po'y naging malalapit na magkakaibigan. Ngunit ayon po dito sa John 11, chapter verse 1 and 2. Now a certain man was sick named Lazarus of Bethany, who, the town of Mary and her sister Martha. It was then that Mary which anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore his sister sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. May kita pa natin dito na merong isang kasakitan na dumapo kay Lazarus. Merong isang sakit na hindi natin malalaman kung gano'y ito kalala. At nung sinabi ni Martha at ni Maria, hindi sila masyado nag-alala sapagkat alam nila na si Jesus ay darating upang pagalingin si Lazarus. At may kita po natin na hindi po ganun na nangyari, di po ba? Kung papag-aralan po natin ang kwento, si Jesus po ay nagstay pa ng 2 more days doon sa kanyang tinutuluyan. At tayo po sa Bible scholars, ito po ay malapit lamang, hindi po ito nalalayo sa kanilang bahay. Pwede itong lakbay ng isang araw, ngunit hindi pa rin dumating si Jesus. 2 araw nag-delay si Jesus at sa kanya sinabi itong words na ito na makikita sa verse 14. John chapter 11, verse 14. Then Jesus said unto them, plainly, Lazarus is dead. Pero verse 11, po ito po ang sabi, this thing said he. And after he said unto them, our friend Lazarus sleeps, but I go that I may awake him out of sleep. Then his disciples said, Lord, if he sleeps, he shall do well. Howbeit Jesus spake of his death, but they thought that he had spoken of taking of rest in sleep. Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead. Kumikita po natin dito sa story. Hinalintulad ni Jesus ang kamatayan ni Lazarus sa isang pagtulog. At alam niyo po ba sa Biblia po ilang beses at 36 times, kung hindi nakakamali. Ayon po sa ating research dito, 36 times na nabanggit na ang kamatayan ay gaya lamang sa pagtulog. At kumikita po natin, bakit kaya pagtulog? Ganun po ba meron sa pagtulog natin? Kapag po ba tayong tulog, naririnig natin yung mga paligid natin, yung mga away ng magulang natin, or kung ano man. Di ba, hindi po? Bakit po? Sapagkat kung tulog ka, tulog, di po ba? Kung matutulog ka, mananaginip ka, or kung baga parang matutulog ka, gising ka na lang next sumunod, next na araw. At ganoon po, yung pagtulog po, ay ito po yung conscious na pagpapahinga ng ating, unconscious na pagpapahinga ng ating katawan. At alam niyo po ba na ang death ay hinalintula dito? Bakit? Sapagkat ayon sa Biblia, at alam po natin ito, na ang kamatayan ay isang unconscious state ng tao kung saan siya'y namamahinga sa ilalim ng lupa. Ano po yung magpo-prove dyan? Sa Ecclesiastes 9, verse 5, ito po ang sabi. Ecclesiastes na sinulat po ni Solomon ay nagsasabi ng ganito. Ito po ang kanyang sabi sa Ecclesiastes 9, verse 5 and 6. For the living know that they shall die, but the dead know not anything. Neither have they any more a reward, for the memory of them is forgotten. Verse 6. Also their love and their hatred and their envy is now perished. Neither have they any more a portion for everything that's done under the sun. Makikita po natin dito na ang pagtulog o kamatayan, kapag ikay namatay, wala ka na daw pong ano? Wala ka na daw pong alam. For the living know that they shall die, but the dead know not anything. Kapag ibuhay, alam mo mamatay ka. Ngunit kung patay ka, wala ka nang alam. Pero kung may patay man na nakakaalam, hindi lang patay yun. Patay-patayan lang. Ngunit mga kaibigan, ang kamatayan po ay ibig sabihin ay pagkawala ng ating consciousness sa ating sarili. At sa ating, sapagkat tayo po'y nawalan ng buhay. Ang kamatayan po sa ating pag-aaral, sa ating pagbabasa ng Biblia, alam po natin na ang kamatayan po ito lamang ang pagbalik natin sa alabok kung saan tayo nanggaling. At ang hininga ng Diyos na binigyan niya kay Adan at Eva, ang hininga ng buhay ay babalik sa kanya. Hindi po isang kaluluwang conscious na napag-alagala sa mundo ito. Hindi po ganun. Sapagkat ang kamatayan po ito lamang hindi ito pagpunta sa next level ng buhay na tinatawag na kalipakabilang buhay. Hindi po ganun ang kamatayan. Ang kamatayan po isang pagtigil ng paghinga. Pagtigil ng pamumuhay. Pagbalik sa dati nating anyo na alabok at ang pagbabalik sa langit
sa Panginoon, sa Diyos, ng hininga ng buhay. Ito po ang meaning ng kamatayan at kailanman po wala pong sinabi sa Biblia na ang kamatayan po ay isang conscious na state kung saan pwede ka magalagala o punta sa ibang lugar, sinasabi ng ilan sa atin. Sa verse 21, balik po tayo sa story. At makikita po natin sa verse 21, ayos ko lang po tidinggin po natin ito. John 11, verse 21. Then said Martha, punta na po sila doon sa bahay ni Martha at ni Mary. Said Martha unto Jesus, Lord, if thou hast been here, my brother had not died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it to thee. Then Jesus said unto her, thy brother shall rise again. Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Meron po dito sinabi si Martha na pwede po natin tignan at makuha ang ating atensyon. Paano po kaya nalaman ni Martha na ang resurrection ay mangyayari? Sinasabi ni Jesus sa kanya, oo, mabubuhay yung kapatid mo. Ngunit ang akala ni Martha ay tumutukoy siya doon sa resurrection in the last day. Paano po kaya nalaman ni Martha na mayroon pong resurrection in the last day? Alam niyo po ba na nabanggit po ito ni Jesus bago pa man mangyari ito? Sa John 5, buksan pa natin yung Biblia, sa John 5, verse 28 and 29. Ito po ang sabi niya sa Biblia. Sabi niya po din, marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the graves shall hear his voice. Yung mga daw po nasa libingan ay sila daw po'y makakarinig ng boses ng Diyos at sila daw po'y, ano mangyayari? Sila po'y babangon sa verse 29, and shall come forth, they have done good, they that have done good unto the resurrection of life and they that have done evil unto the resurrection of damnation. Yung mga patay, na namatay, lahat po ng patay na sinasabi dito ay makakarinig ng kanyang boses na Panginoon. Ngunit sila po yung madi-divide sa dalawang grupo. Ang isa daw po yung mabubuhay para sa buhay, ang isa po yung mabubuhay para mapahamak. Ano po ibig sabihin nun? Wala pong duda na ang una pong sinasabi nitong pagkabuhay sa buhay, ito po yung tumatalakay sa first resurrection na makikita po natin sa Revelation 20 verse 6. Kung saan mangyayari ito, kailan kaya? Sinabi na ni Martha na mangyayari ito in the last day. Sa katapusan ng mundo at sa katapusan ng panahon, sa pagdating ng Panginoon, dito mangyayari ang first resurrection. Alam po natin yan. Paano natin makikita yan? Ayon po sa 1 Thessalonians 4, 16 and 17, for the Lord Himself shall descend out of heaven and with the shout of archangel. Sabi po na, and the dead in Christ shall rise first. And we which are alive and remain shall be caught up together with him, and we shall meet the Lord in the air. At makikita po natin dito sa story, at sabi po dito sa sinabi ni Paul sa 1 Thessalonians 4:17, na meron po muling pagkabuhay ng mga patay. At ang unang uri ng pagkabuhay ay hindi yung pagkabuhay para mabuhay ulit dito sa lupa, hindi po. Kundi upang makasama natin ang Panginoon. At upang tayo po ay kanyang makapiling sa langit na bayan. Sino pong gustong makasama doon sa first resurrection? Kung hindi po tayo papalarin na ma-face ang Panginoon, face to face, second coming, huwag po tayo mag-alala sapagkat meron po tayong pag-asa na meron pong first resurrection. Ang sumunod na po, sinasabi dito na pagkabuhay sa kamatayan o sa kapahamakan, ito po'y walang duda na tumutukoy sa second resurrection. Ito po yung makikita sa Revelation 20 verse 4 and 5 kung saan sinasabi ito yung mangyayari after na 1,000 taon. Magsisimula ang 1,000 taon sa pagbaba ni Kristo upang kunin ang kanyang bayan upang dalhin sa langit at for 1,000 years, nandun po sila sa langit na bayan. At habang nandito po sila after ng 1,000 years, ayon po sa Revelation 20 verse 4 and 5, makikita po dito, and I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands, and they lived and reigned for Jesus for 1,000 years. Ito may paghahari nila. At verse 5, makikita po natin dito sa verse 5, but the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. First resurrection po ay tumutukoy doon sa pagkabuhay ng mga pinugutan, ng mga namatay kay Kristo. Ngunit hindi daw po mabuhay ang mga taong hindi naligtas hanggang sa hindi pa natatapos ang 1,000
taon. Ito po yung tinatawag na resurrection of damnation or second resurrection. Kailan naman po ito mangyayari? Sino kaya yung mga participants doon sa resurrection yun? Ayon po sa Matthew 13 verse 34, dito po na sabi na kung kanino ba inihanda ang dagat-dagatang apoy na ito. Sabi po din sa Revelation 13 verse 34, all these things spake Jesus unto the multitude in parables, and without parables spake not unto him. Sabi verse 24 po pala, another parable but put for another saying, the kingdom of heaven is likened unto a man who sowed good seeds in his fields. At kung babasahin po natin ang buong konteksto na yon, ang dagat-dagatang apoy daw po ay ito po'y inahanda para sa Diablo at sa kanyang mga anghel. At makikita po natin dito na hindi po kalooban ng Panginoon na tayo, na iniisa man sa atin, nasa iglesia man o wala sa iglesia, ay mapahamak. Ngunit nasa sa atin ang choice, mga kaibigan. Saan po ba ating pipiliin? Kung tayo namatay, saan po tayo pupunta? Ito po yung ating decision lamang. Sa Panginoon po ang kapangyarihan at sa kanya po ang kaligtasan. Balik po tayo sa story sa John 11 verse 25. Dito po mangyayari at papatuloy po ang ating pagtalakay. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Nagtanong po ang Panginoon kay Martha. Sinasabi niya, ako ang pagkabuhay na magmuli at ang buhay. Kung sino man ang maniwala sa akin, kahit siya'y patay, siya muli ay mabubuhay. Ito rin po ang tanong sa atin ngayon. Tayo po ba'y naniniwala sa divinity ni Kristo? Na ayon po sa 1 John 5 verse 2, na kung sino man ang nakay Kristo, nasa kanya ang buhay. Na pinapakita po sa atin dito ng verse na 1 John 5 verse 2, na wala po sa atin ang buhay. Tayo lang po ang recipients niyan. Ngunit hindi po sa atin ang gagaling ang buhay at lakas, kundi doon sa source of life, who is the resurrection and the life, which is Jesus Christ Himself. At dahil kay Kristo, tayo po ay merong ulit pag-asa na mabuhay, na magmuli. At alam po natin ang story na pagkatapos itong sabihin kay Martha, pinapunta niya si Mary. At nung napunta siya kay Mary, at nung sinalubong ni Mary si Jesus, siya muli ay umiyak din, nakatulad ng kanyang ate. Ngunit nakita po na sa verse 33, when Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping which came with her, he groaned in spirit, and he was troubled, and said, where have you laid him? They said unto him, Lord, come and see. Verse 35, may kita po natin dito yung pinakaisa sa mga powerful verses sa Bible. Verse 35, and Jesus wept. Makikita po natin dito na si Jesus, na siya ang source ng buhay at lakas ng bawat nilalang sa mundo, siya po'y nakikisimpatya sa bawat sorrow at bawat kalungkutan ng bawat isa sa atin dito. Siya po'y hindi nalalayo kung tayo po'y malungkot. Sabi po sa Psalms 34 verse 18, He is near the brokenhearted and the contrite spirit, He is near. Makita po natin dito na ang Diyos na gumawa ng langit, ng lupa, at ng yubong universe ay hindi nalalayo sa puso at hinaing ng bawat isa sa atin. Kaya kaibigan, kung kayo man po'y nawalan ng minamahal sa buhay, kung kayo man po'y nagdurusa ngayon sa pagkawala ng inyong pamilya, ng anak, at ng kung sino mang mahal sa inyo, huwag po kayo mag-alala sapagkat ang Diyos ay nakikiisa sa atin at nakikiramay sa atin. Sabi po sa isang kanta, when I cry, you cry. When I hurt, you hurt. When I've lost someone, it takes a piece of you too. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. At ganun ang pagmamahal niya, at doon natin makita ang kanyang mercy and compassion sa bawat isa sa atin. At makita po natin dito sa verse 41 and 43. Dito po tayo darating. So verse 41 and 43, they took away the stone from the place where dead was laid. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me, and I knew that thou hearest me always, but because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. O sa Tagalog man, Lazaro, bumangon ka. Lumabas ka. Ano po yung ibig sabihin
nung sinalita niya. Maraming nagtatanong sa atin, bakit sinabi ni Jesus na lumabas ka at hindi sinabing bumaba ko, no, ni tumaas ka? Ito lamang po ang nagpapatunay na kapag po tayo namatay, hindi po tayo napupunta sa langit o sa lupa. Ano pong preference sa Acts 2 verse 29? Si David na mabuting tao. Alam po natin, ligtas, ay sabi sa Acts 2 verse 29 na hindi po siya nasa langit, kundi nandun siya nakalibing at naghihintay sa resurrection ng Panginoon. Sa Matthew 5 verse 29, may kita po natin dito na sinabi ni Kristo, kung ikaw man ay nagkakasala sa iyong mata, alisin mo ito. Mas mabuti ka pang pumunta sa langit na bayan na ikay bulag ni Pilay na kaysa itapon ang iyong buong sarili o buong katawan sa impyerno. Tinatawag po dito na hindi po sa langit at lupa ang diretso kapag namatay. Bakit po? Bakit hindi sa impyerno? Sa kapag sa impyerno, sabi po sa atin na basa, ay buong katawan ang susunugin. Hukayin mo ang patay, nandun pa ang katawan. So wala pa pong impyerno ngayon, kundi ang impyerno sa panahuli po na ang panahon. At ang may susunugin sa impyerno, yung mga hindi sumusunod sa Panginoon. Yung mga matitigas ang puso na patuloy na sumusuway sa Panginoon. At yung mga demonyo at fallen angels na nakiisa kay Satanas. At mismo si Satanas din ay susunugin doon. Ito po ang mangyayari sa atin. At bila at ang maganda pong balita, ito po ang kailangan nating paghawakan. One day, the skies will open. At meron pong isang awit na kadalasan alam po natin. At the midnight cry, we'll be going home. When Jesus steps out on the clouds to call His children, the dead in Christ shall rise to meet Him in the air. And then those that remain shall be quickly changed. At the midnight cry, we'll be going home. At mga kaibigan, sino po dito ang pagod na pagod ng mabuhay dito sa mundong ito na punong-puno ng pagdurusa? Sino po yung pagod na pagod na? Alam ko po kahit di kayo tumataas ay pagod na pagod na po kayo. Na sa lupang ito, wala pong peace. May pagdurusa at problema ka tayong mahaharap at marami pa rin po tayong sasalubunging mga pagsubok na magte-test ng ating pananampalataya. Ngunit kaibigan, mag-look forward po tayo sa pagdating ng Panginoon. Sapagkat sabi sa Romans 13 verse 11, na sinasabi dito na hindi itong panahon upang tayo'y matulog o antukin. Bakit po? Sapagkat ang panahon na ito ay mas malapit na, ang pagdating ng Panginoon ay mas malapit na kaysa noong una natin siyang napakinggan. Kaya kapatid, huwag po tayo manghina sapagkat ang ating Panginoon ay malapit nang dumating. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. At sa Kanyang pagdating, at alam po natin mangyayari, ang ating mga namayapa na mahal sa buhay, sila po'y bubuhayin muli ni Kristo. Parang isang family reunion ang mangyayari sa pagdating ni Jesus. Ang mga namatay na anak ay didigay muli sa kanilang mga magulang. Ang mga namatay na mga ama ay ma-reunite sa kanilang mga kapatid. At mga mag-asawang nahiwalay ng kamatayan, sila po'y muli ay mayu-unite bilang magkapatid kay Kristo. At bakit po? Ano po ba yung may possible doon? Bakit po yun mangyayari? Sapagkat sabi po sa Revelation 1 verse 18, ito po ang pangako sa atin ng Panginoon. Revelation 1 verse 18, I am He that liveth and was dead. And behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Upang po tayo ay mabuhay, ano yung nagbibigay sa atin ng kapangyarihan? At possibility, assurance na tayo po ay muli mabubuhay? Si Kristo. Sapagkat Siya ang may hawak ng keys o yung susi ng kamatayan. Dahil po siya pong magbubukas at magde-deliver sa atin sa power of death. At sabi po dito na, ano po ba sa atin? Ito po yung tanong sa atin bilang pagtatapos po. Ano po ba yung nagbibigay sa atin ng assurance para po ulit tayo mabuhay? Kung tayo po yung namayapa o yung ating mga mahal sa buhay na namayapa, ano yung assurance? Sino yung assurance? Kung babalikan po natin ang John 11, gusto ko lang pong kunin ang attention po natin yun. Ang John 11:35, ito po yung sabi, pinakamaliit na verse, pinakamaikling verse sa buong Biblia. Ngunit ito yung pinakamaraming laman. Sana nabanggit ko po kanina, hindi lamang po siya umiiyak dahil siya may nakikisimpatiya sa kalungkutan ng magkapatid sa kamatay ng kanilang kaibigan o ng kapatid. Kundi siya rin po yung nalulungkot sapagkat ang mga taong naroroon na nakawitness ng kanyang pagbubuhay o ng milagrong ito ay ito rin ang mga taong nagpaplano ng kanyang kamatayan. Ito rin yung mga taong kanyang paulit-ulit
nire-reach out. Paulit-ulit na binibigyan ng leksyon at paulit-ulit na binibigyan ng pag-ibig. Ngunit doon niya nakita ang mga puso ng mga taong ito na matitigas. At dahil po doon, pagkatapos po mangyari, nabuhay niya si Lazaro, siya po'y pumunta sa Jerusalem. At sa Jerusalem, alam po natin ang nangyari kay Jesus. Nagplano, siya ang kanyang pinakamalalapit na kaibigan, na iiliwan siya. Ang kanyang mga isa sa kanyang mga disipulo siya, ito'y pinagtaksil ang kanyang Panginoon at pinagbili sa 30 pieces of silver. At siya po'y nagdusa sa Garden of Gethsemane. At siya po'y dinala upang mamatay sa Kalbaryo. At marami sa kanya nagsasabi, tumulong siya sa iba? Bakit hindi niya matulungan ang sarili niya? Baka meron pang nagsabi nun, binuhay niya si Lazarus. Bakit hindi niya maligtas ang kanyang sarili mula sa kamatayan? Marami ang nagsasabi sa kanya, mga kaibigan, ganoon rin po ba ang ating naramdaman? Tayo po'y tumutulong sa iba, ngunit sino po ang tumutulong sa atin? Ito rin po'y naramdaman ni Kristo, itong sakit sa kanyang puso. Itong sakit at bagabag ng mga taong pag-reject sa kanyang panawagan. Ano po ang kanyang response? Pagkatapos po sabihin ng mga tao ang itong panawag o itong asar sa kanya, ang kanyang sinabi, my God, why hast thou forsaken me? Diyos ko, bakit mo ko iniwan? May dalawang purpose po kung bakit po niya ito sinabi. Unang purpose po ay dahil upang ipakita na siya po ang prophetic Messiah na magsasabi ng Psalms 22. Ito po yung na-foretold sa Bible kung saan ito po ang binanggit na Messiah. At pangalawa pong verse, ito is purpose kung bakit po ito sinabi, upang turuan tayo ng leksyon. Na ang faith of Jesus na kailangan ng kanyang bayan sa panahuli ng panahon ay ganito. My God, why hast thou forsaken me? Na kumbaga nagtuturo sa atin, Panginoon, Panginoon, kahit mukhang ako'y inyong iniwan. Panginoon, Panginoon, kahit ikaw man ay tahimik diyan sa langit, hindi ka sumasagot kung nakikita ko man na hindi kita nararamdaman dito o hindi ka sumasagot ng aking panalangin, tuturing pa rin kitang my God. At ito ang pananampalataya ni Kristo na kailangan natin. At dahil po doon, paano po siya tinapos ang kanyang buhay? Hindi po nagtatapos sa my God, why hast thou forsaken me? Kundi sa bago po siya mamatay, sinabi niya po, my God, Father, into your hands I commit my spirit. At pagkatapos po ng tatlong araw, alam po natin ang pangyari. Siya po muli ay nabuhay at meron po siyang comeback. Meron po siyang pagbabalik sa buhay na nagpapakita po sa atin na kung tayo man po'y namatay sa pagdurusa, meron pa rin pong comeback sa pamamagitan lamang ni Kristo. Siya po'y namatay at nabuhay at muli po siyang darating para sa iyo. Dahil sa pag-ibig siya'y namatay, dahil sa pag-ibig siya'y nabuhay, at dahil sa pag-ibig niya para sa atin, tayo po'y kanyang dadalhin sa kanyang langit na bayan. Kahit yung mga namayapa sa kanya. He died for you. He lives for you. He will come again for you. Para bigyan po tayo ng eternal life. Ngunit mga kaibigan, ito po ang tanong sa atin. I-accept po ba natin ang gift ng eternal life? I-accept po ba natin yung precious gift ng buhay na walang hanggan kay Kristo? Pero mga kaibigan, upang maranasan natin ang bagong buhay na sumisimbolo po sa resurrection ni Jesus, upang maranasan ang resurrection spiritually, kailangan po natin maranasan ang crucifixion spiritually. Upang maranasan ang buhay, upang magkaroon ng buhay nang walang hanggan, kailangan po natin mamatay. Hindi lang po mamatay physically, kundi mamatay po spiritually. Kayo po ba'y nakikipaglaban sa Panginoon ngayong gabing ito? Kayo meron po bang war against flesh and against God sa inyo? Ang kailangan po natin gawin, kailangan po nating mamatay sa sarili. Or sabi po ni Pablo, I am crucified with Christ. Therefore, I no longer live. Jesus Christ now lives in me. Upang po tayo mabuhay, kailangan po natin mamatay.
at si Kristo po'y namatay para sa atin. Ang tanong po ngayong gabi, tayo po ba'y mabubuhay para sa Kanya? Sino pong nagsasabi, Panginoon, gusto ko pong mabuhay para sa inyo at sa inyo lamang. At hindi sa akin sarili, kundi sa inyo at sa inyong kalwalatian hanggang sa inyo pagdating. Sino pong nagsasabi ng ganun? Amen. Napabigyan sa ating pagkanta, ng, sa pag-awit ng ating kapatid, ng apilisong nawa po kayo, tayo po ay mabless. At ma-meditate po natin ang mensahe ng awit at mensahe ngayong gabi ito. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y tubayo sa ating panalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mensahe namin napakinggan. Nakita po namin na ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa na bumaba dito upang mamatay para sa amin ay hindi malayo sa aming pagdurusa. Na kayo po'y tinatawag na man of sorrows and acquainted with grief. Naunawa niyo po ang aming pagdurusa, kalungkutan at paghihirap sa mundong ito. At sinabi niyo po sa inyong salita na in this world, we would have tribulation. But be of good cheer, for I have overcome the world. Tapos tulungan niyo po kami na magtiwala sa inyo, sa inyong kalakasan, sa inyong buhay. Na po kami kumapit sa inyo at kami po mag-focus sa inyong mukha. Sapagkat pag-focus sa inyong kabutihan, makikita po namin ang mga bagay sa mundong ito ay hindi worth it. Kayo po ang worth it sapagkat kami po itinuring niyo bilang worth it. Salamat Panginoon sa pangako ng muling pagkabuhay. Tapos magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Araw-araw sa pagtanggap namin sa inyo. Salamat Panginoon at patawarin niyo po kami sa iba't ibang uri ng kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Love and all that he
So, salamat po sa mga dumating at dumalo. Ay, tayo po ay may natitira na lamang dalawang araw ng ating ginaganap na Evangelism Series IM. So, bago po tayo umalis, meron po tayong pagkain. Huwag po kayong umalis dahil amin po kayong bubusugin. So, yun lamang po at hintayin lang po natin. Okay.